Yung mga quiz, sa video natin ngayon, ating pag-usapan ang isa sa mga legendary players at isa din sa pinakamabibilis na guardian noon sa PBA. Lumipas ang mga panahon at pinasok niya ang mundo ng coaching, siya ay huling humawak sa pinakabagong team. Pagkatapos ng isang conference, ay bigla na lang pinaalis na hindi pa niya masyadong nagagawa ang layunin nito sa team. Gusto sana niya na manatili sa kanila pero ayaw na ng management sa kanya. Nasaan na ngayon si Coach Jeff at ano na ang buhay niya pagkatapos ng coaching career sa PBA? Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Dito sa ating video, bago natin pag-usapan ang kanyang coaching career, ay marapat lang na i-flex muna natin yung talento niya sa basketball. Una, halata naman sa kanyang pananalit at lingwahe, siya po ay Phil-Am na lumaki sa San Francisco, California. Siya rin ay nag-high school doon bilang isang varsity player. 1991 hanggang 1992, nagkolehiyo siya sa Sonoma State at dito'y naging ace player. Kilala si Jeff Carriazo sa kanyang speed at shooting, lalo na pag nagda-drive. Mabilis talaga at matinik gumawa ng play. Hindi lang yan, sa height niyang 6'2 ay magaling pa dumipensa. 1995, ito ay bagay na nagustuhan ng Alaska. Yun bang Malabarientos gumalaw? Yun ang tipo ng Alaska eh. Sa kanyang rookie season, agad nagpasikat si Carriazo sa PBA. Opensa, depensa, tumataas ang kanyang numbers. Siya nga ay nakatulong ng malaki sa pagkamit ng 1995 PBA title ng Alaska. Hindi lang yan, sa kanya din binigay ang Rookie of the Year Award. In 1996, pangalawang taon pa lang niya sa PBA, ay naging parte na siya ng isa sa pinakasikat na Grand Slam sa PBA, ang 1996 Alaska Aces Grand Slam. Naging instrumento si Carriazo sa milestone na ito dahil sa kanyang crucial free throw laban sa Pure Foods. Grabe ang tao noon at grabe ang hiyawan ng mga tao. Doon din nabuo ang mga katagang we, not me. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Pagkatapos niyang maranasan ng rare Grand Slam, siya ay na-trade patungo Mobile Line. Ito ay nangyari bago nagsimula ang 1997 season. Sa 1998 season, dahil si Carriazo ang primary offensive threat, kaya nakuha nila ang espesyal na kampyonato sa Centennial Cup. Pagkatapos ng konting stint dito, siya naman ay nailipat sa isang expansion team, ang Tanduay Ram Masters. Isa din siya sa mga iconic players nakakampi ng mga field champs noon. Pero 2001, na-disband ang Tanduay at kinuha siya ng Coca-Cola Tigers na kung saan ay nagkasama sila muli ni Gianni Abarientos. Ang dalawang ito ay ang naging key players sa another title ng 2002. At hindi lang yan, talagang pinagpala. 2003, nakuha ulit nila ang kampyonato at syempre ang bida sa video natin ngayon, ang Finals MVP. Sa kalagitnaan ng 2004 to 2005 season na i-trade siya pabalik sa Alaska kasi parang nagkamali talagang Alaska sa desisyon nila nung na-trade ito sa Mobile Line. Ang kapalit ay si Gian Arrigo at Ali Peak. 2007, nagkampiyon ulit ang Alaska nung bumalik siya at naulit na naman ito noong 2010. All in all, si Coach Jeff ay may 8 PBA titles, isang Finals MVP, isang BPC Award, 10-time PBA All-Star, Rookie of the Year, 4-time PBA All-Defensive Team, 4-time Mythical First Team at isang Mythical Second Team. Sagana din pala sa awards si Jeff Carriazo, no? Para lang alalahanin, siya din ay nag-MVP sa PBL International Cup. 2010, pagkatapos ng 15 seasons sa PBA, inanunsyo na niya ang kanyang retirement sa jersey number 22 na pinagretiro under sa Alaska at Coca-Cola Tigers. In 2011, hindi pa dito nagtatapos ang PBA career niya. Siya pala ay may malaking talento sa pagko-coach. Siya ay naging assistant coach sa BMEG or SunMIG at dito niya nakuha ang isa pang Grand Slam as a coach. 2014, naging head coach siya ng Ginebra at pinalitan niya si Ato Agustin. Kaso, wala pa siya masyadong experience noon. Kaya 2015, naging assistant coach siya sa Alaska hanggang 2019. Sa mismong taon, ay ipinasa sa kanya ang trono sa pagiging head coach na mismo hanggang 2022.
Ayon kay Coach Jeff, siya ay nagpapasalamat sa pagkakataon na naging head coach ulit. Dati kasi sa Ginebra, medyo hindi naging successful yon dahil hindi pa niya masyadong kabisado ang triangle offense. Noong nakabalik siya bilang head coach, may sariling team ulit at meron na rin sariling system. August 9, 2022, sa pagka-disband ng Alaska ay binili ito ng Converge. Medyo okay naman at maganda din ang roster. Kaya lang, parang umaayaw na rin ang Converge sa coaching style ni Coach Jeff. Gusto nilang sumubok ng bagong sistema, kaya sumubok din sila ng bagong tao. Si Coach Jeff ay tinanggal ng management na pinalitan naman ni Coach Aldin. Ayon kay Coach Jeff, sana nagtagal pa siya sa team. Eh wala naman siya magagawa kasi iba din ang pananaw ng management, kaya politely, siya ay nagpapasalamat at umalis na rin. Teka, pagkatapos niyang matanggal sa pwesto, nasaan at ano na nga ba siya ngayon? Siya ho ay nasa Sacramento, California ngayon para magbakasyon kasamang pamilya. Siya rin ay direktor sa Slam Magazine at abala ngayon sa kanyang Titan Store. Para makapagpahinga, lagi din siyang nagtatravel sa iba't ibang bansa. At hanggang ngayon mga kuis, siya ay open pa rin sa coaching job. Siya ay magaling bilang player at bilang coach. Yan, si The Jet, Jeffrey Joaquin Carriazo. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Abangan ang inyong shoutout sa next video or sa ating YouTube story. See ya!